The Sunday after Christmas is always called the Sunday for the Holy Family. We honor the Holy Family, Jesus, Mary, and Joseph. How do we honor the Holy Family? We do not honor the Holy Family by a procession. We do not honor the Holy Family by candles or incense. We do not honor the Holy Family by more flowers or even gifts. We honor the Holy Family by imitation. There is no better honor we can give to the Holy Family than by imitation. All other honors without imitation are simply insincere flattery. Because it is not the happiness of the Holy Family to remain alone. When we speak of Holy Family, we speak of capital H and capital F. But the desire of the Holy Family with a capital H and capital F is that there will be more holy families, small h, small f. In other words, holy families must be multiplied. The problem facing the family has been the same since the time of Adam and Eve. Since Adam and Eve until now, the family has been threatened, tormented, attempted for destruction. And some succeed, in a manner of speaking, but when we succeed to destroy the family, we will eventually destroy the world. Ano po ang mga delikadong nakikita natin na kailangan nating pansinin dahil nakakasira ng kabanalan ng pamilya? Una ay privacy. Privacy. Di ba pakiramdam natin, umaasenso na kayo, umaasenso na yung buhay kapag meron na kayong private TV sa bawat miyembro ng pamilya. O kaya, private room sa bawat anak. O kaya, private career. O kaya, meron na tayong private space. Meron ka ring private computer. At yung password sa'yo lang. At kapag pinasok nila yon, kahit asawa, kahit anak, kahit magulang, hacker na ang tawag sa'yo. To a certain extent, privacy is important. Pero dahil po sa privacy ng TV, privacy ng laptop, privacy ng kwarto, privacy ng password, privacy ng career, privacy nating lahat. Ano ho ang nagiging resulta nito? Nagkakaroon na rin tayo ng private relationships. Nagkakaroon na rin tayo ng private chats. Nagkakaroon na rin tayo ng private sins. Nagkakaroon na rin tayo ng private relationships, private friends, akin lang. Secret conversations demand that we respect privacy. Pero dahil may kanya-kanya na tayong TV, may kanya-kanya na tayong kwarto, at ngayon, dahil sa live streaming ng Misa, kanya-kanya na rin pili ng Facebook page kung kailan ako magsisimba. Privacy can destroy. It can destroy communio. It can destroy communication. It can destroy family unity. It can destroy family harmony. Because when we exceed in our attention for privacy, magkakaroon na rin ho ng private body. Magkakaroon na rin ng sasabihin ng nanay, akin tong katawang ito. At yung baby, bahagi lang yan ng katawan ko. Kung ayaw ko ng daliri, pwede kong putulin.
At bahagi ng katawan ko itong babying ito, pwede ko ring palabasin kasi ayaw ko ng bahaging ito ng katawan. Privacy is good, maybe it's a sign of progress. But you might not know it, privacy is threatening your family. Pangalawa po ay romance. Yung ating kasalan, bigla na lang nagiging romantic event. Totoo naman, love is in the air. Pero pansinin natin na hindi na nagtatawagan ng husband and wife. Hindi na natin napapansin, ang tawag mo na sa husband ay lover. Ang tawag mo na sa wife ay partner. Masama ba yon? E partner naman kami talaga mag-asawa. Hindi nga siguro masama sa unang tingin. Pero only a man can be a husband. And only a woman can be a wife. Pag sinabi mong lover ko, man or woman pwede na. Pag sinabi mong partner ko, man and woman pwede na. Hindi na natin kinikilala yung pagkalalaki o pagkababae. And this romanticization of love is dangerous. Because love is not always romantic. Because love is not always a feeling. Love is not always a nice feeling. Because there comes a time, mahihirapan tayo. Ang hirap mahalin ng taong ito, pero mamahalin ko pa rin siya kasi nagsabi ako ng I do. Kahit sa kasalan, nung kami po ay maliliit na bata, kapag kasalan, bukas ang pinto, bukas ang bintana para pumasok ang grasya. Ngayon, papasok yung bride sa simbahan, sinasara yung pinto. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng pagsasara ng pinto? Papasok yung bride na ikakasal, pagsasaran mo ng pinto. At maganda pa kayong pakiramdam natin na sinasara ng pinto yung ikakasal. Kapag pinagsaran mo ng pinto, ibig sabihin, wala akong panahon sa iyo. Kapag pinagsaran mo ng pinto, ibig sabihin, ayaw kitang papasukin. Papasok yung bride. Pagsasaran mo ng pinto, para lang magdrama, para maging romantic. My dear brothers and sisters, mag-isip-isip po, sapagkat masamang sinyales. Kung kayo po ay Chinese, masamang feng shui kapag nagsasara ka ng pinto sa kaibigan ng gustong pumasok sa buhay mo. Romantic. Romance is good, but let us remember, honeymoon cannot be forever. Only life is forever. Only love is forever. There is no such a thing as forever romantic. Because eventually love becomes sacrifice. At kung sacrifice na, paano na tayo? So, the third is prayer. The family that prays together stays together. Pero, kailan tayo nagdadasal? Wala ng rosaryo, hindi na rin nagsisimba. Subalit, magdadasal tayo bago kumain. Pero bago magdasal, Instagram muna kasi maganda yung food. Instagrammable food is more important than praying together. My dear brothers and sisters, the family is being threatened and the enemy of the family does not look like the enemy. The enemy of the family looks like a friend. The enemy of the family sounds like a friend. Privacy is beautiful. Romance is beautiful. Instagram is beautiful. But prayer is more beautiful than Instagram. And sacrifice is more beautiful than romance.
And unity is more beautiful than privacy. Let us pray for the family, so that all families may be holy.